Mga tangay, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Nico Mendoza Tan. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, December 14, 2022. At narito na ang mga pangunahing balita ngayong umaga. Supplemental Budget Ordinance para sa 103 million pesos na savings ng city government aprobado sa special session. Paraan ng paggamit ng pondo legal ayon kay Konseyal John G. Rodriguez. Headlines. Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, nais gawing modelo ng Palawan sa pangangalaga sa kalikasan. Ating police report, rank number 1 wanted sa bayan ng Rizal dahil sa kasong homicide, arestado. At para sa ating balitang showbiz, Whoopies at iba pang local bands may Christmas show ngayong December 17. At para sa ating balitang good vibes, mamaya mga guru ng ALS tinuruan ng kaalaman ukol sa pangangalaga ng kalikasan ng Pilipinas Shell Foundation. Headlines. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At una-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Di ba ang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Sa detalye ng ating balita, Supplemental Budget Ordinance para sa 103 million pesos na savings ng city government aprobado sa special session. Paraan ng paggamit ng pondo legal ayon kay Konseyal John G. Rodriguez. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR.
Inaprubahan na sa unang special session ng City Council ang Supplemental Budget Number 4 na ginawa ng ordinansa ng Sangguniang Panunsoda para magamit ang savings ng city government na 103,611,163.20 pesos sa mga programa at proyekto ng city government, kasama ang performance-based bonus ng mga empleyado na dito manggagaling. Sabi ni Consel Junji Rodriguez, hindi na kailangan idaan pa sa publication na bago magamit ang pondo kahit na ordinansa ang ginamit para magamit ang savings na ito. Dahil allowed naman sila na posting lang ay maaari nang magamit ang pera at maibigay ang mga bonus na nakakarga sa supplemental budget na ito. Tulad naman noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 na pinapayagan sila na posting lang ang ginagawa para agad magamit ang pera kasama na ang mga proyektong pinunduhan sa ilalim nito. Ipapadala pa umano sa Department of Budget and Management o DBM ang approved ordinance na ito para sa review bago babalik sa city government para sa release ng pera. Pero hindi naman daw ito magtatagal sa DBM dahil agad itong ipapadala pabalik sa city government pagkatapos ng review. At bago magpasko sa susunod na linggo ay maaari na itong marilis sa mga nag-aantay ng performance-based bonus o PBB at magamit ang pera pa sa proyekto na nakasaada sa supplemental budget. Sa kabuuan ay legal umano ang ginawang proseso ng Sangguniang Panlungsod para magamit ang savings ng city government na 103 million na pesos mahigit para hindi masayang ang savings na ito ng city government. Romel Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niyo. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita naman, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nais gawing modelo ang Palawan sa pangangalaga sa kalikasan. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Ruth Rodriguez. Nais gayahin at gawing modelo ng Ministry of Environment and Natural Resources and Energy ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang enforcement, protection at preservation ng environment sa Palawan. Sinabi ito ng grupo sa ginawang pagpupulong sa Kapitolyo kahapon sa kanilang pagbisita. Ilan sa napag-usapan ay ang mining industry at responsabling pagmimina, natural gas at ang kahalagahan ng Strategic Environmental Plan o SEPLO na natatangi sa lalawigan ng Palawan. Ganon din ang Environmentally Critical Areas Network o ICAN para sa pagpapatupad ng Sustainable Development sa lalawigan ng Palawan. Ayaw kay Menri EMS Director Ustad Jalani Pamlian, kaya sila nagtungo sa Palawan ay upang malaman ang mga ipinatutupad na proyekto at programa ng Pamlang Panlalawigan Palawan tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Nais kasi nilang gawin itong modelo at kung paano nila ito maipatutupad sa kanilang lugar. Ayon pa kay Pamlian, marami silang nakuhang kaalaman mula sa mga taga-provincial government na pwede nilang gawin sa kanilang lugar tulad ng ICAN dahil ang zoning ang pundasyon sa pangangalaga ng kalikasan at nagiging daan para sa pag-unlad. Iminungkahi naman ni Provincial Legal Officer Attorney Jay Bulusa sa grupo na bisitahin din ang El Nido Sewage and Solid Waste Management or Treatment Plant upang makita ang planta at operasyon nito. Ruth Rodriguez para sa DWPR, ang una sa puso ng mga Palawan. Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez. Sa ibang balita pa, anti-EPAL ordinance ng Pamahalaang Panlalawigan ipinaalala ni Board Member Ryan Maminta sa pag-aproba ng 2023 annual budget ng Pamahalaang Panlalawigan. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Ipinaalala ni Board Member Ryan Maminta sa kanilang plenary kahapon na bago ang final approval ng 2023 annual general budget ng Pamahalaang Panlalawigan na ang nilalaman ng approval anti-EPAL ordinance nila
na ipasa sa ilalim ng pagsusulong ito na dapat itong masunod kapag mapatupad ng mga proyekto ng pamahalaang panlalawigan na ngayong aprobado na ang pondo ng probinsya para sa susunod na taon. Dapat daw kasi na maalala na maopisyal ng pamahalaang panlalawigan na magpapatupad ng programa at proyekto na ipinagbabawal ang paglalagay ng mukha at pangalan ng isang opisyal sa mga proyekto para sa bayan at mga sasakyan na nabili ng pamahalaan na dapat walang pangalan na ninuman na ang mga ito para ipakita lamang na silang may gawa dahil pera ng taong bayan ang ginamit sa paggawa ng programa, proyekto at ng masasakyan na nakikita sa lansangan. Paalala lang umano ito ayon na kay board member Maminta para hindi makalimutan na mga sino mang may programa na dapat tandaan ng approved anti-APAL ordinance na kanilang inaprobahan na kinunga galing din sa anti-APAL law sa national government at ginawa ng ordinansa sa provincial board para mas lalo mapaigting ang pagpapatupad nito at pinagkaisahan na dapat simula sa susunod na pagpapatupad ng mga proyekto sa taong 2023 ay wala na ang mga pangalan ng sino mang kandidato at mukha ng mga ito. Walang mukha ng politiko at walang pangalan ng politiko. Dapat proyekto para sa mamayan lang ang mga nakalagay sa mga tapatupad na programa sa susunod na taon. Ang paalala umanong ito ay para sa kanilang lahat. Ayon pa rin kay board member Maminta bilang tunay na naglilingkod sa taong bayan. Romel Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. Balita 1 with DYPR. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ang mensahe ng Kapaskuhan ay ang muling pagsasama-sama ng pamilya sa kabila ng ating pinagdaanan ng nakalipas na taon. Kaisa ninyo ang paleko sa pagpapalaganap ng tunay na diwan ng Pasko, ang pagmamahal sa isa't isa. Ang espiritu ng Kapaskuhan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng tahanan, bagkus ito ay naninirahan sa puso ng bawat isa. Sa ngalan ng Board of Directors ng Paleco, ako po ang inyong chairperson, Moises R. Arzaga Jr., na bumabati ng maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon sa lahat. Palawan Water Park by Astoria is back! Make a splash and experience fun aquatic activities with your loved ones at Puerto Princesa's first and only water park. Make a reservation today by contacting their team via mobile at 0917-585-4435 or 0998-597-6831 via landline at 048-716-6027 or email at sales.ppc@astoria.com.ph. Visit www.astoriapalawan.com and search for Palawan Water Park by Astoria on Facebook. Located at Kilometer 62, North National Highway, Barangay San Rafael, Puerto Princesa City, Palawan. What are you waiting for? Dive in and visit Palawan Water Park at Astoria. Balita Uno. Balita Uno. With DYPR. DYPR. Police Report. Police Report. At para sa ating police report, rank number 1 wanted sa bayan ng Rizal dahil sa kasong homicide, arestado. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report, police report. Naharap sa kasong homicide ang itinuturing na most wanted person sa bayan ng Rizal, Palawan na kinilalang si Amelia Putong Gulaman alias sa Amelia Gulaman, 18 anyos, Dulaga at estudyante. Presidente ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan, na kusang dunit na aresto.
Inagdalagak ng piyasa ang suspect ng 120,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Nadakip ang suspect ng Rizal Police sa 4th Platoon 1st Palawan na Mobile Force Company at Intelligence Unit mula sa Philippine Air Force. Sa bisa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Ramon Chito Mendoza ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 165, Brooks Point, Palawan. Ramon Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. Police Report! Police Report! Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita naman, personnel ng BRP Teresa magbanwa isinailalim sa tactical training ng US Marines. Ang detalye ng balita, hatid ni Ruth Rodriguez. Balita 1, Balita 1 with DYPR. Advanced Tactical Training ng US Marine Special Operations Command mula sa Special Operation Task Force 511-2 0.2 ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa Explosive Ordnance Disposal Unit Palawan at Special Operations Group Palawan. Ginanap ang training sa Magarwak Firing Range. Nakapaloob sa 5 araw na pagsasanay ang Tactical Combat Casualty Care upang agarang makapag-responde ang mga ito sa mga injuries, life-saving techniques at strategies para makapagbigay ng mabilis na pangangalaga sa nagkakaroon ng trauma kapag may operasyon. Nagkaroon din ang pagsasanay tungkol sa Advanced Marksmanship Training para i-enhance at ma-develop ang skills at capabilities ng Philippine Coast Guard personnel sa paano ang maayos na pag-handle ng mga firearms. Ang pagsasanay upang mapagtibay palalo ang ugnayan ng United States Special Operations Force at ng Philippine Coast Guard. Ruth Rodriguez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR. Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw.
at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. DYPR. Showbiz Balita. At para sa ating showbiz balita, Whoopies at iba pang local bands, may Christmas show ngayong December 17. Ang ating showbiz balita hatid ng ating showbiz insider Joel Contravida. Showbiz Balita. A week before Christmas, hataw pa rin sa mga show ang iba't ibang local band dito sa lungsod. Kahit kaliwat kanan na ang mga Christmas party, naisingit pa rin ang mga gigs sa mga bar. Gaya nitong Greatest What If na mangyayari ngayong Sabado, December 17, sa Tito's Grill, featuring ang iba't ibang local band sa pangunguna ng Whoopies, Claro, Mercenario Band, The Flipside, Melvin Bioff at iba pa. Tugtugang 90s at early 2000 ang pinakaabangan sa mga performances na may spoken poetry contest pa at may premyong 3,000 pesos. Greatest What If ngayong Sabado yan sa December 17 sa Tito's Grill sa may Barangay San Miguel. Ang ticket sa show ay 200 pesos na may kasama ng drink. Joel Contravida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, nasa 70 na mga guro ng Alternative Learning System o ALS o ng Department of Education ni Maropa ang nabigyan ng kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Para ito sa kanilang Conservation of Marine Life Seminar na may temang sa ALS ang pagkatutong ipinamalas, larawan ng tagumpay na wagas. Sa presentasyon ng Pilipinas Shell Foundation Inc. sa pamamagitan ng kanilang programang Turismo at Negosyo Dulot ng Ingat Kalikasan o Tandikan ay binahagi sa kanila ang mga turo sa mga prinsipyo ng ekolohiya, mga kinakaharap na suliranin sa basurang plastik na mapaganib sa mga buhay ilang, lalo na sa mga marine life. Ang nasabing pagtitipon ng mga guro ng ALS ay sa pamamagitan ng CityDepEd sa kanilang Integrated Support to Indigenous Program, nagpapalakas sa mga guro ng matiyagang nagtuturo sa mga katutubo. Balitang Good Vibes. Good Vibes. Ulat panahon. Ulat panahon. Ulat panahon. At para sa ating ulat panahon, Northeast Monsoon o Amihan ang namamayani sa Hilagang Luzon, habang magiging maulap naman ang himpapawid ngayong araw sa buong Palawan na may mahina at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng mga thunderstorm. 24 hanggang 32 degrees Celsius ang init ng temperatura sa Puerto Princesa, ganun din sa Kalayaan Islands. 24 to 31 degrees Celsius naman sa Coron at Calamianes kasama ang Cuyo Island. Sumikat ang araw 6:10 ngayong umaga at lulubog ito 5:46 mamayang hapon. Ulat panahon. Ulat panahon. Ulat panahon. At yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng umaga hanggang mamaya muli, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, dito lang sa Balita Uno with DYPR. Walang iba kundi sa 95.1 FM. Muli, ako po si Nico Mendoza Tan. Balitang dapat mong malaman, mga isyung dapat pag-usapan, iisa-isahin natin yan kawan sa Balita Uno. Balita
Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.